Patay naman ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa poste ng kuryente sa Calasao, Pangasinan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang motorcycle rider na nakilalang si Edgar Datugan, 41 anyos, may asawa at residente ng Barangay Kisban, Calasao, matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa poste ng kuryente. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, naganap ang aksidente alas 10 ng gabi sa Barangay Kisban kung saan pauwi na sa kanilang bahay ang biktima nang malus control ito sa manubela dahilan ng pagbangga nito sa poste at dahil sa wala itong suot na helmet, napuruhan ang ulo at mukha ng biktima na nadala pa sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Paalala ng mga otoridad, ugaliin ang maging defensive driving at magsuot ng helmet bago sumakay ng motorsiklo para maging ligtas sa pagmamaneho. Ito si Freddy Fajardo Arister, titag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakdang makatanggap naman ng binhi mula sa Department of Agriculture Felrice ang mga magsasaka sa lalawigan ng Norte Samar kung saan target naman ang pamamahagi ng 19,000 bags ng nasabing binhi. Tinatayang nasa 800 ng mga magsasaka sa lalawigan ng Norte Samar sa ilalim ng tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ang makakatanggap nito. Inihahanda ng pagbibigay kung saan isinagawa na ang social preparation at RCEF seed and extension retooling and capacity building workshop nito lang nakaraang linggo. Inaasahan naman na matutulungan ang mga magsasaka sa kanilang kita sa kabila ng rice trade policy kung sila ay makatanggap nitong binhi mula sa Department of Agriculture. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.